Okay, yan. Pag-usapan po natin ang tungkol sa tubig na nanggaling sa gripo. Kasi alam naman natin na yung tubig na nanggaling sa gripo ay may chlorine. At ito yung mga madalas o madalas kong nababasa sa mga comments, sa mga tanong na kung safe bang gamitin yung tubig na nasa gripo na may chlorine kung tayo ay nag-organic o nagtatanim sa isang sa natural na paraan. Okay, pero bago ang lahat, alam naman natin na dalawang klase ang isang hardenero o nagtatanim. Yung isa gumagamit ng mga synthetic fertilizer o yung mga chemical based na pataba. At yung isa naman ay nag-organic siya o nagtatanim siya sa natural na paraan kagaya ko. Ngayon, kung ikaw ay isang synthetic user, hindi ka gaanong apektado sa ganitong suliranin kung ano bang klaseng tubig ang gagamitin mo. Mamaya ipapaliwanag natin yan. So, sa sentro lamang tayo doon sa mga hardenero na nagtatanim sa natural na paraan. Kasi sila ito yung medyo mas concerned nila eh. Okay, pag-usapan muna natin ano ba ang meron sa ating lupa, sa ating garden kung tayo ay isang hardenero na nag-organic. Ang ating pong mga lupa ay napakataas po ang population ng mikrobyo. Kasi nga, ang mga ginagamit lamang natin dito ay yung mga natural. Halimbawa, gumagamit ka ng compost, gumagamit ka ng vermicast, at saka nagdidilig ka ng mga organic concoction kagaya ng FFJ, FPJ, FAA, at kung ano-ano pa. Ito pong mga ito ay merong mga mikrobyo. Halimbawa, kapag gumawa ka ng fermented plant juice, ano ba ang meron sa FPJ? Ito po ay mataas sa nitrogen. So, ibig sabihin, ito ay mayroong nutrient. Meron siyang sustansya na kailangan ng halaman. At the same time, meron din po itong mga mikrobyo. Million-million o billions ng microbes ang nasa FPJ. Kaya nga tayo gumagamit ng mga matatamis na bagay, kagaya ng molasses o asukal, para ito po yung maging pagkain ng mga mikrobyo. So kapag ka natapos na natin yung pagbuburo, yung FPJ ay mayroong dalawang katangian. Meron po siyang mikrobyo na magagamit ng ating mga halaman, magpapataba ng ating lupa. At the same time, meron po siyang nutrisyon. Kaya mas ini-encourage natin na kapag yung FPJ ipandidilig na natin sa ating mga halaman, syempre ihahalo natin ito sa tubig. Kailangan gumamit tayo ng mga tubig na walang chlorine. Halimbawa, yung tubig na nanggaling sa poso, yung tubig na galing sa ilog, sa balon, etc. Kasi ito yung mga walang chlorine. Pero kung sakali naman na gumagamit ka o gagamit ka ng tubig na nanggaling sa gripo na may chlorine, ibig sabihin kapag hinalo mo na yung FPJ sa tubig para ipandilig sa mga halaman, yung mga mikrobyo na nasa FPJ ay mamamatay. Pero yung nitrogen content niya, yung sustansya niya, ay hindi kayang tunawin ng chlorine. So, ibig sabihin, kapag nagtimpla ka ng FPJ, nilagay mo, nagtimpla ka sa tubig na may chlorine, ang mapapakinabangan lang ng halaman ay yung nitrogen. Kasi hindi naman ito kayang tunawin ng chlorine. Pero yung mga mikrobyo na nasa FPJ, ito po ay mawawala. At ito yung hindi mapapakinabangan ng lupa o ng ating mga halaman. Ngayon, kung sakali naman na sa regular na pagdidilig, kapag gumagamit tayo ng tubig na nasa gripo na may chlorine, kung ano man yung mikrobyo na nasa lupa, ito po ay mamamatay. Pero ang ibig kong sabihin, hindi ito lubos na makakapigil sa atin para tayo ay magtanim. Ang mawawala lang naman dun ay yung mikrobyo. So, kumbaga sabihin na natin na nagbibigay tayo ng mga natural na pataba. Meron siyang, halimbawa, kapag naglagay ka ng FPJ, meron siyang nitrogen. Kapag FFJ, meron siyang potassium. Kapag FAA, meron siyang phosphorus at nitrogen. Ito po yung ibibigay nating nutrition sa mga halaman. Pero dahil nga sa itong mga organic concoction na to ay mayroong mga mikrobyo, mas maganda kung gagamit tayo ng mga tubig na walang chlorine. Pero paano pala kung halimbawa, no choice tayo, halimbawa, andito tayo sa siyudad, sa Metro Manila, kagaya ko na wala tayong source ng ibang tubig maliban sa tap water o kaya ito yung galing sa gripo. Pwede pa rin tayo na makapagtanim. Wala, no choice tayo eh. So, saan ka maghahanap ng poso, ng ilog? Kung aasa ka sa ulan, paano kung hindi umulan o bihirang umulan? So, hindi makakapagdilig.
So sa mga ganitong pagkakataon, lalo na sa mga hardenero na nasa siyudad na walang ibang source ng tubig kundi yung tubig sa gripo, pwede nating gamitin yung tubig na kung ano yung available sa atin. Pero tandaan lamang natin at tanggapin natin sa ating mga sarili na ang mapapakinabangan lang ng ating halaman ay yung mga nutrisyon, yung nitrogen, yung potassium at saka yung phosphorus. Pero yung mikrobyo na nasa mga ganitong organic concoction, ito po ay mawawala. Ngayon, ano ba ang magiging epekto nito sa ating pagtatanim? Ang masasabi ko lang dyan, kapag kahit walang mikrobyo doon sa lupa na pinagtataniman natin, hanggat regular tayo nagbibigay ng mga nutrisyon, ito naman ay walang malaking sagabal para tayo ay makapag-produce, makapag-ani ng gulay o ng mga prutas kagaya ng sili, kamatis, o magiging mataba pa rin yung mga tanim natin, pechay, mustasa at saka pak choy. Ang presensya ng mikrobyo ay hindi, kahit mawala ito, hindi ito makakapigil para makapag-produce tayo at makapag-ani tayo ng gulay. Pero siyempre, para makuha talaga natin yung 100% na benepisyo ng natural na pagtatanim, pilitin natin na huwag tayong gumamit ng tubig na may chlorine. Kasi nga, kumbaga, naipaliwanag na natin. Pero kung no choice talaga tayo, wala tayong ibang source ng tubig, ayoko kasi na maging sagabal ito para hindi ka magtanim eh. Kumbaga, kapag, alam mo kasi kapag kami nagtatanong sa akin, Kuya Don, pwede bang gamitin yung ganito? O hindi ba pwedeng gamitin yung ganyan? Hanggat maaari ang lagi kong sinasagot, pwede. Kasi baka mamaya, ma-discourage yung isang tao na hindi na nga ako mag-organic o ayoko na ng natural na paraan kasi ang dami palang mga hindi pwede. So, para maiwasan ito, hinahanapan ko ng magandang rason, ng magandang paliwanag. At sa huli, sinasabi ko pa rin na pwede kang makapagtanim, pwede mong gamitin to. Pero ipinapaliwanag ko sa kanila yung mga pros and cons para at least alam nila. Pero ang kumbaga, kailangan pa rin natin magtanim at kung ano man, kung halimbawa wala ka na ng ibang source ng ibang tubig kundi yung tap water lang, gamitin mo to. Kahit na ikaw ay nag-organic, ikaw ay nagtatanim sa natural na paraan at wala kang ibang source ng tubig, pwede kang gumamit ng tap water o yung tubig na may chlorine. Mas maganda pa rin na bago mo itilig, palipasin mo muna ng ilang oras o mas maganda kung ilang araw. Pero yung chlorine po na nasa tubig, ito po ay hindi basta-basta nawawala. Kahit palipasin mo siya ng 24 oras, ng isang araw, ng dalawang araw, andun pa rin yung chlorine. Kumbaga, mas maganda lang na huwag tayong direktang kumuha na tubig sa gripo tapos ipandidilig natin kasi yung amoy niya medyo matapang pa. So at least kahit na ibabad natin sa tubig, sa balde, hayaan lang natin, kahit papaano mababawasan yung masangsang na amoy ng chlorine. Alam naman natin yung amoy ng chlorine kapag halimbawa tayo ay nasa swimming pool at bagong lagay silang chlorine. Alam naman natin, di ba, nararamdaman natin na masama sa pang amoy, medyo matapang. So ganun din po yun. So mas maganda pa rin, palipasin natin ng mga ilang araw kung mas maganda. Halimbawa, meron kayong drum, so punuin nyo yun, pasingawin nyo lang bago nyo ipandilig sa halaman. Pero doon sa mga nagsasabi na kapag ka binabad mo, nawawala na yung chlorine, hindi po totoo yun. Ang chlorine ay hindi basta nawawala. Ang nawawala lang dyan, yung medyo matapang na amoy, pero yung chlorine, andun pa rin. Okay, so mas maganda na rin na kahit papaano na napalipasin muna natin yung ilang oras kesa naman sa direkta ka nakukuha ng tubig sa gripo at ipandidilig mo sa ating mga halaman. Okay, balikan natin yung sinasabi ko kanina na itong suliranin ay para lamang dun sa mga natural na nagtatanim. Kasi nga, kung ikaw ay isang synthetic user o gumagamit ka ng mga chemical-based na fertilizer, hindi mo problema kung anong klaseng tubig yung gagamitin mo. Kasi yung paggamit pa lang ng mga chemical-based na fertilizer, doon pa lang pinapatay na nito yung mga mikrobyo. Doon pa lang sa paggamit mo ng mga ganitong klaseng pataba. So hindi na problema sa'yo kung anong klaseng tubig yung gagamitin mo. Gumamit ka man ng tubig na nanggaling sa gripo, okay lang yun. Kung gumamit ka naman ng
ng tubig na galing sa poso, okay lang din yon. Hindi na suliranin para sa inyo yon. Ito ay para lamang doon sa mga gumagamit ng mga natural na pataba kasi nga mayroong presensya ng mikrobyo. At yung ang iniiwasan natin, yung ikamamatay ng mikrobyo. Ang mikrobyo, kagaya ng sinabi natin kanina, ay isang main character sa isang organikong pagtatanim. Ang buhay ng isang organic na paligid ay dahil sa mga mikrobyo. Pero kung gagamit ka ng tubig na may chlorine at mamamatay yung mga mikrobyo, hindi ito ibig sabihin na hindi ka makakapag-produce ng matatabang pechay, ng mga okra, ng talong, ng kamatis o ng sili o ng mustasa ng lettuce. Makakapag-ani ka pa rin ng mga magagandang klase ng gulay kahit na gumagamit ka ng tap water kasi hindi lang ang mikrobyo ang nagpapataba, ang nagpapalaki ng mga gulay. Unang-una dito, siyempre, importante na kailangan sufficient yung pagbibigyan natin ng mga natural na pataba. Alagaan natin ang fertilizer at siyempre yung proper care ng isang halaman, yung pagkilala kung anong klase mga gulay kasi iba-iba sila ng pangangailangan . So dapat alamin natin ito. So sa pamamagitan nito, hindi hadlang kahit na ikaw ay gusto mong mag-organic, gusto mong magtanim na ayaw mong gumamit ng mga chemical-based na fertilizer at dahil ikaw ay nasa syudad, pwede pa rin, magtanim ka pa rin, hindi ito magiging sagabal. Okay, pero doon sa mga nasa probinsya na meron naman silang choice, meron silang source ng mga tubig na walang chlorine, meron silang poso, meron silang ilog o kung ano pa man. Ito po yung gamitin nyo. Okay, kasi mas maganda ito na gamitin kasi meron ka namang mapagkukuhaan. Para lang ito doon sa mga wala talaga mapagkukuhaan, pwede pa rin po. Okay, so sana, kumbaga nasagot ko yung isang madalas na tanong para ito ay malaking tulong na, lalong-lalo na sa mga beginners o sa mga nag-uumpisa pa lamang, para mawala yung mga agam-agam nyo. Alam mo, ako man dito minsan na meron akong tubig poso sa tapat, pero kung sakali man na mawala ito, no choice ako kasi nasa Metro Manila ako. So gagamit talaga ako ng tap water. Pero at least alam ko na may mga epekto na mangyayari sa aking garden. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat at nawa ay ipagpatuloy natin ang pagtatanim ng ating sariling pagkain.